ikwento mo sa amin ng konti, if you don't mind, kung ano yung na-experience mo. Kasi pinadala ka doon ng GMA para mag-report. Yes. Sa Tacloban kami talaga naka-stay. Oo, no? Pero yung aming satellite ay nasa Palo, Leyte. So we had to go. Nakarating ako sa Palo, mga 4:30. 4:45 pasok kami. Malakas ang langit. Pagdating ko na ng Palo, yun na, pumasok kami. Nag-uumpisa ng lumakas. Panty pa rin ako, ma'am. As in, wala pa rin talaga. Wala akong idea na may mangyayaring masama. Parang okay pa to, kaya pa to, parang ganon. Okay, pumasok ako ng apat na beses. Pangalawa, pangatlo, pang-apat. Yun na. Kasi may araw, medyo lumiliwanag na. Nakikita mo na yung kulay ng hangin, parang puti na. Hindi siya yung, wala akong nakikitang puting... Wala. Iba talaga. Wala akong nakikita ang puting bagyo na may kikita mo yung puti. Yeah. Kasi yun yung eye na yata eh. Yeah. Bandang 6:30. Wala kang balak pumasok ng church. Mm-hmm. Gusto lang namin doon lang sa service. Mm-hmm. Kasi yung church, sinara eh. Mm-hmm. Meron pala silang nakalaan na evacuation area. Pinush ng hangin yung church. Napali yung makapal niyang tarangkahan. Sabi namin, nako! Pasok na tayo, sabi ko ganyan, hindi na okay to. Pasok na kami ng church. So nakikita namin. Yun na, natuklap na yung bumagsak na yung kisame. Yung isang peraso, yung isang panel, parang ganun. Sabi ko, hindi yan. Maya-maya natanggal na yung roof. Yung yero. Oh, yeah. Sabi ko, hindi pa rin. Alam mo yung, kasi positive akong tao eh. Hindi ako parang madaling basta-basta na lang. Matakot. Oo, yung ganun. Nung natanggal, yeah, in a matter of ilang minuto lang, taka-taka-taka-taka-taka-taka, ganun na. So sabi ko, wala, nagsigawan na kami, promise ako, nagpapanik na ako, tapos sabi namin magdasal tayo, nagsigawan na kami. Tapos, nung natanggal na yung roof, natanggal na siya. Tapos, pumasok yung hangin. Lakas ng hangin. Parang halimaw. Yeah. Kasi, parang super duper, parang hindi mo ma-explain ang lakas, di ba? Tsaka hindi mo ma-explain sobra. Yung audio. Yeah. Yung audio niya, nakikita mo na siya, may audio siya. Parang siyang growling. Oo, na hindi mo maintindihan. Sabi ko, bakit ganito? Parang hindi. Walang ganitong bagyo. Sabi ko, hindi ganitong bagyo eh. Hindi ganito. At that time, ano yung naiisip mo? Naku. Naisip mo na yung... Siyempre, nagpa-flash na yung mga yung anak ko. Mm-mm. Yung pamilya ko kasi, nanay ko at tatay ko. Sabi ko, anak, kung bahay namin, di naman kagaya ng church. Mm-mm. So, paano yung mangyayari sa kanila? Tapos, naisip ko yung mga tao sa paligid namin. Kasi, yun nga, parang ito konkreto to. Mm-mm. Nagagawa niyang ganunin yung church, paano pa yung mga tao sa paligid? Sabi ko, sige na nga, Lord, kasi nung 1 hour na puro ako sigaw na magdadasal, parang wala na. Sabi ko, sige na nga, mananahimik na lang ako. Kinalma ko na lang sarili ko, nagdadasal pa rin ako, pero kalmado. Sabi ko, Lord, kung ito na yung panahon mo na pagguha sa akin, okay, I'm okay. Nag-surrender ka. Yeah, I really surrendered. And all throughout that 1 hour na bayo ng bayo na walang non-stop. Non-stop, yeah. Hindi siya nag-stop. So sabi ko, okay na. Matanggap ko na pwede akong mamatay. Pwede kaming mamatay dun sa loob ng church na yun. Parang pag i-describe ko siguro, sabi ko parang end of the world. Yun. Mm-mm. Alam mo yung parang hindi ko naisip na may experience ko yun sa tanang buhay ko. Mm-hmm.